Guys, kakagising ko lang and gustuhin ko man sanang maglinis. Naglingalinga ako and naglinis pa din kasi dahil bago umalis si Ate Mayling kahapon, naglinis din siya ng konti. So siguro ito kaya ito ni CCT na nyo ah. Kailangan ko linisin na ganyan. Diba? Malinis pa siya mga sisi. Lalo yung floor. Good morning. Pero hindi pala kayo nababati kanina. Linis agad yung bungad. Sa tingin ko, kukuha na lang ako ng Q&A. Pasensya na, hindi ko alam kung bakit ganito yung boses ko. Q&A video. Dudugan ko na lang ng Q&A about like update siguro about moving out of our house. Wait lang. Tatanong ko sa IG. Wala pa din akong brow. Wait lang. There's a little accident right here. Kasi si Dodi, yun ang problema namin sa kanya ngayon. Medyo minsan hindi siya nagsasabi dahil tatakot ata siyang bumaba. Pero konti lang naman dito. So, ayan. Ayusin ko muna to. Tapos ko na siya. Pero feeling ko, yun ako na to ayusin. Si Jenny talaga usually nagwa-wash. Pero nagwa-wash din naman ako mga sisi. Gusto ko sana pakita pagka naglilinis ako. Like, the process. Ano siya nililinis. Pero kasi, hindi ko nililinisin today. Even the floor, malinis siya. Dahil maaga kami umalis ni Ate Mylene. Walang chance na madumihan ulit. May kunting itatapon. Tsaka yun nga, pagka hinugasan ko kasi si Jello. Sabi niya, ayan, nilinis na na yan. Simula nung gumawa siya, minamata niya na lahat ng paghuhugas ko. Kaya bumala pa siya, ayusin na natin. And magkakape ako, mura ko nagkakape. Para magkaroon naman ako ng energy mga CZM. Since you requested this kind of video, sumaya mag ganang gagawin and go! Kasi noong una hesitant nga ako, sabi ko sa kanan pag may mga lakad. But to think of it, lagi naman tayo nasa bahay. Tsaka para mas nakakasyokot lagi lumabas ngayon. Bibihira lang talaga na lumabas. Lumalabas ako, hindi ko sinabi hindi ako lumalabas mga CZ. But I try to minimize, kumbaga, yung aking paglabas. Yung importante lang, hindi kaya punta ako sa bahay ng magulang ko. Dito sa ninong-ninong ko sa tabi, kinajokes, yan. Nakapag-mall lang ako, lang. Isang beses lang na nagtingin ako ng damit. May ginawa rin naman kami bukod doon. That's it, mga sis. And yung aming grease trap, yung dito, umaamoy na siya. Pag nakatira ka sa condo, first time ko lang din na malaman yun. Kasi dati, nag-stay naman ako sa condo, pero wala akong ganito, ano. Umaamoy yung grease trap sa ilalim. So, kailangan kong magsabi sa maintenance. Actually, si Jelly. Kasi pag may something about sa maintenance, si Jelly nagsasabi. Mostly kasi lalaki yung mga nakakausap niya. Yun. Kailangan i-message ko kasi kailangan na siyang i-vacuum. Bina-vacuum nila to eh. Because it doesn't smell nice. Na na-overpower niya na yung dinidiffuse ko na kabang. Hindi talaga ayokong gawin yung maghugas. Mapin nyo na ako pag walisin vacuuming. Uy, isa pa pala, paglalaban. Tinanay namin ni Jelloy. Check yung mga iba namin puti. Kahit pala naka-separate na, tapos nilagyan ko ng konting may kulay. Hindi siya puting-puti, nag-gray. Kasi sa bahay, yung mga ibang damit, lalo pag yung mga mahal na damit, ay hinahandwash nila. Ayan. Need ko na din bumili ng refill. Kasi, ay yung ganyang rate, medyo mabagal na yan. Dapat mas mabilis-bilis yan. At magpapalit lang ako, papalit ko ko kayo. Pababa na siya. Labas ako ng office saglit. Ayun na, pinasok na nila yung sasakyan. Diyos ko, Lord. Diyos ko talaga. Pinipigilan ko umiyak mga sisi kasi nanginginig pa din. Ginaganito ko yung mga kamay ko. Hindi daw na OCR guys. So, nilagyan na nila ng mga plastic na ganyan. Alam ko, nandito yun eh. Naglagay ako ng kopya. Ay, mga sisi. Buti umabot ako. Tinanggal ko na yung mga kailangan ni ORCR. Yan din. Nakuha ko na yung claim stuff. Bye-bye. Mga bukas daw. Dito na si Mark tsaka si Men nasa sasakyan. Ito na ako sa loob ng sasakyan nina, Men. Pinukwento ko sa kanila. Pero talaga sabi ko, pag ito hindi bumangga, namimili na ako ng poste na babanggain talaga. Sabi ko, mag-isa na lang ako mamamatay. Dato punta ako sa Mega Mall. Kaso, hindi pa ako maabot sa kaliwa sa Lanuza. Ano na, tawag dito. Wala na akong break, so sabi ko, iaabot ko na to ng Ford. Basically, today sucks, mga sis. Pero alam nyo, I can't help but be grateful na okay talaga. Hindi ako gano'n nakapag-vlog kanina. Wait lang. Kasi nga, mga sis, oh my God. Ang nangyari kasi talaga nun, yun nga kanina, pinag-iisipan ko kung mag-vlog ako o hindi. So sabi ko, magpa-Q&A na lang ako. Sabi ko pa man din, parang life update ng ilang months na nakalipat dito sa condo. Pero mga sis, hi, naguga si Jelloy. Kanina, ayan, nandito pa oh. Magkakapi sana ako, pero yung ice maker ko ay hindi ko na naman makasundo yung bagong ice maker. Hindi ko talaga, parang malas ako sa ice maker mga CZ and yung
ulam ni Jolene, hindi niya na nakain. Wait lang, ang kukwento ko is, bakit hindi ako natuloy mag-UNA? Pupunta ako kay Nainay. Tama, diba, Jelway? Pupunta ako kay Nainay. Nag-iba yung isip ko, pupunta na lang ako kay Nainay dahil hindi ako makapagkape at ayoko nang mag-UNA dahil hindi ako hindi nakapagkape. Pagpunta ako kay Nainay, mag-isa ako, nandito sina Jelway. Ito yung creepy na nangyari, Jelway. Ito yung creepy talaga na nangyari. So, bumaba ako. Pagkabukas ko ng sasakyan, alam niyo ko anong unang nag-play na kanta, as in no joke talaga, yung kay Eman. Kasi lately, pinapakinggan namin yun, yung Teka Lang ni Eman. Medyo tumaas yung balahibo ko noon kasi nga 'di ba kakapangyari lang nung kay Lloyd. Condolences to the family of Eman and Lloyd. So kinalabutan ako kasi parang di pa rin ako nakaka-recover dun sa deaths nung dalawa dahil parang may nagkakaroon mga tao ng death anxiety lalo na sa may COVID, tapos bigla nagkaganoon yung mga OG YouTubers natin. Tapos yun, nagda-drive ako, palabas ko ng McKinley, nag-stoplight normal, wala nangyayari. Pero paglabas ko ng C5, ito na. Nagtatry na ako mag-break, tapos siguro mga nasa half break na dapat half break. Kung tutuusin, di ba pag half break, Jelly, dapat ano na yon, almost pa stop na yon. Kasi tsaka kasi nagda-drive naman talaga ako, hindi naman ako bagong driver. So malalaman ko kung may unusual ba sa brake niya. Dahil matalas na magamitin ng brake, mga sis. Hindi ako magaling sa mga kotse, mga sis. Pero yun nga, sabi ko, parang di nga siya normal. So dire-diretso pa rin ako, tapos trinay ko na namang i-brake ulit. Halos pa full brake, hindi pa rin gaano kumakagat. O kumakagat man, sobrang delayed talaga nung brake. Nung isang araw lang may inaano kami na bakit nagbi-blink yung parang gulong dun sa harapan, nung sasakyan, dalawang gulong. Pero nung dinala ko naman dun, kasi nga, tirinay ko siyang paabutin hanggang Ford Libis ba yun? Ford Libis. Kasi dapat, kakaliwa na ako sa Mega Mall, sasaglit lang ako to buy a cable, dahil wala na akong cable na pan-charge sa Mustang, nasira yung cable na yun. Pagkadaan ko dun, pupunta agad ako sa amin. Hindi ko na naikaliwa sa Mega Mall dahil wala na akong guts para itigil yung sasakyan ng full stop. So, diniretso ko na lang, tiniis ko, tinangki ko, hanggat sa makadaan ako ng Ford. Ang ginawa ko, tumawag ako kay Jello, hindi niya agad nasagot. So tumawag ako kay Jux. Sabi ko kay Jux, Jux, huwag kang magpapanik ha. Parang ano ata yung ano ng Mustang, ng yung brake ng Mustang, hindi ata gumagana ng maayos. Sabi niya, ha. Kasi kilala ko si Jux. Pag sinabi ko, Jux, walang brake yung Mustang, Jello, anong sa gawin ni Jux? Magsisisigaw yun, 'di ba? Natatawa si Jello, lalo siyang magpapanik. So yun, kailangan ko kasi ng kausap that time para dumiretso yung pag-iisip ko, makalma ako na hindi lang ako mag-isa doon sa sasakyan. Tapos yun, hanggat sa narating ko naman tong Ford Libis. And alam nyo, pinagpapasalamat ko na hindi talaga ako dumaan sa kahit na anong stoplight. I mean, dumaan ako sa mga stoplight pero hindi sila nag-stop for me. Na parang bibihira ata mangyari. Dire-diretso talaga mga CZ. And mind you, yung takbo kasi is, hindi mabilis ha. Hindi mabilis ang takbo ko. Baka kasi sabihin ng iba, ang bilis mo kasi magpatakbo porque nakaganyan. Alam nyo yung mga iba. Hindi kasi ganun. Yung takbo ko is regular na takbo lang. Mabilis siya. Siguro mga nasa around 40 to 60 kasi hindi ako pwede mabilis number 1, busy ang time na yon. Yung time na yon, yung maraming sasakyan sa C5. But not the same amount of cars nung hindi pa pandemic. Kasi diba, medyo bawas yung nagbabiyahe ngayon. Pero at the same time, mabibilis. So hindi rin ako pwedeng sobrang magmabagal dahil mabubunggo ko na nasa likuran or maiilis sa akin nasa likuran ko. So tama lang naman yung speed ko for C5. Pinaabot ko siya ng Ford mga CZ. Pero sa utak ko, pagka talagang hindi gumakagat to, bago ako lumagpas ng elevated U-turn, ang nasa isip ko, ibubunggo ko na lang siya sa concrete barrier para sasakyan na lang yung, alam mo yun, pag nabunggo ko sa concrete barrier. Pero tama ba yung Jelly? Pag binunggo ko sa concrete barrier, kung di talaga tumitigil yung sasakyan, medyo babagal yung sasakyan, di ba? O walang effect? Talaga ba? So ibabangga ko sana doon para sumadsad, baka mabagalan yung speed ko. Ha? Ibabangga ko sa gilid mo lang? Oo, sa gilid ko lang.
Baka kasi mamaya alam niyo yun, baka sakali lang, tapos saka ako ibubunggo dun sa poste ng elevated U-turn na sobrang malaki talaga siya mga CZ na kahit ibunggo ko dun, sure naman na wala namang mangyayari dun sa mga nasa taas na elevated U-turn dahil sobrang laki nun. Nga lang, ang damage will be on me and on the car na okay lang, at least walang nadamay na iba. Yun talaga yung goal ko. Saan ko ibubunggo to na walang maidadamay na iba kung hindi talaga kumagat yung preno. Thankfully, kumakagat yung preno pero talagang mga CZ, sobrang delayed talaga niya. Hindi siya yung normal na preno ng Mustang kasi madikit yung preno nun eh. Ngayon lang talaga siya nangyari. Tsaka normal na normal. Sabihin nyo, baka hindi namin dinadalain sa sakyan sa check-up, ganyan. Wala pa. Kasi ang check-up daw, tinanong ko rin, kinonfirm ko kanina, is 10,000 kilometers or 1 year for the car. Iba-iba kasi yan sa kotse. Wala pa siyang 10,000 kilometers, parang wala pa ngang 5,000 or may 5,000 na. Tapos, November pa yung 1 year. So, ibig sabihin, talagang may something doon, and I know dapat covered ni Ford yun. Kasi, warranty yun, diba? Oh. Di ba? Oo, pero kasi ano talaga, sobrang out of nowhere, okay na okay kasi yung sasakyan, ngayon lang talaga nangyari to. Kanina talaga sabi ko sa inyo, pagbaba ko ng Ford, ay yung pagkakaparada ko, yung sobrang basta ko lang naitabi, malayo pa lang ako, nagbe-break na ako na, talagang ano, iba yung kapit ko sa manibela, tapos sobrang lamig ng kamay ko, nangingilabo talaga ako. Pero pagkababa ko, tapos pinatay ko agad, alam mo parang pagka-press ko na gano'n, nakita ko, hinila ko na yung handbrake, pinatay ko na yung makina. Kahit hindi pa siya full stop, so medyo gumano na ako ng konti. Hindi ko na naipark na maayos kasi parang hindi nga gumagana yung brake ng maayos eh. In fairness naman sa kanila, kahit wala akong appointment, kasi tinanong ko nung una ng guard wall appointment, okay lang. Kasi syempre, wala nang magagawa eh, brake yun, hindi naman nila akong pagbihihin ng ano. Nagbe-brake ng konti. Oo, nagbe-brake pa din siya. Kaya nga sa utak ko sinasimulate ko na kung anong gagawin ko kung hindi talaga kumagat yung brake eh. Kanina talaga, oh my God, sabi ko, ito na ba? Pero alam nyo, siguro isang event sa buhay ko na nag-prepare sa akin noon, nangyari na rin sa akin before, di ba Jelly, dun sa Subaru? Umuulan noon, malakas, tapos nakita ko yung street may baha, akala ko, abot, ano may yung lagpas siya sa... Ay, hindi siya lagpas sa... Dapat after mo sa baha, lagi mo check yung brake mo. Ito nga eh, parang short street lang siya, malapit na talaga sa bahay. Sabi ko, hindi naman siguro abot to sa Tambucho, o hindi naman siguro mapapasok kayo makina. So, dinerecho ko siya. Eh, yun pala maabot, yung feeling na, ewan ko kung naano na kayo sa baha, parang nararamdaman mo na sa paa mo yung ganun ng tubig. Kung ito yung floor nung sasakyan, gumagano na yung tubig. Yun, ganun yung nangyari nun. Tapos yung binibrake ko, diba tumawag din ako sa yung Jeloy? Kasi umuwi lang ako mag-isa galing kina Jeloy. So ko, Jeloy, wala talagang brake, sobrang ano talaga. Ang ginagawa ko dun sa, kung ito yung brake, ginaganong-ganong ko na yung brake ko, talagang binubomba ko na siya. Kasi natandaan ko dati yung story ng tito ko na pag nasa baha ka, kailangan dire-diretso. Pero kailangan may chance din, i-check mo yung brake kasi baka mamaya gas ka ng gas, hindi na pala kumakagat yung brake mo. Yun yung event na naghanda sa akin para dito sa nangyari sa Mustang. Kasi kung bilis ng Mustang kanina, nung speed ng mga kotse doon, tapos nangyari sa akin to first time, hindi ko talaga alam yung gagawin ko. Hindi ako makakalma dahil nga first time ko na na-experience. Grabe talaga, sobrang nakakatakot. Unang-una ghost month ngayon. Ewan ko kung naniniwala kayo doon. Kakasal kami. Ay, magbe-birthday na din ako, Jeloy. Grabe. Buti na lang sinundo din ako dahil wala kami sasakyan gagamitin. Although meron ako mahihiram sa bahay namin. Yung Subaru kasi pinapauwi ko kay na Harvey para may service sila. Ayoko na munang mag-drive siguro. O sobrang stressful niya na parang sobrang nakakahina. Pagbaba ko talaga ng Ford. Nanginginig talaga yung sasakyan ko na pinipigilan kong umiyak kasi puro lalaki yung mga tao doon na parang hindi ko sila kilala. Buti na lang nakamask ako na gano'n na lumuluha ako. Pero yung luha ako dire-diretso doon sa mask ko. So hindi naman nila nakahalata siguro na naiiyak ako, nanginginig ako. Pinagtatawagan ko yung kapatid ko, si Jeloy. Sinundo ko ng kapatid ko, dinala niya ako sa bahay namin kasama si Mark. Doon ako nakapag-vlog na lang ng konti na alala ko na mag-vlog kasi wala akong dalang camera, cellphone ko lang. Dapat nga hindi na ako mag-vlog, diba? And tinundo ako ng aming ninong and ninang ni Jeloy tsaka ni Jeloy doon sa Pasig. Tapos sinatid nila kami dito. Actually, pinapahiram din nila ako ng sasakyan dahil yung ninong ninang namin na yun, kapit-bahay namin. Like, legit, pwede yung lakarin yung bahay dito. Nahiya akong hiramin yung sasakyan nila. Pinapahiram nila kami ng sasakyan dahil at least ito, malapit na. Eh, si na Harvey, pag nadala ni na Harvey dito yung sasakyan, paano na sila uuwi? Ano silang sasakyan pabalik, di ba? Eh, kesa mag-commute delikado. Pero hindi na namin hiniram yung sasakyan kasi syempre nakakahiya, di ba? Siguro pag talagang need na lang talaga, saka na lang. Kasi nga, ginagamit ni na Harvey yung amin.
Okay na kaya ito? Baka sobrang dami nung honey na nilagyan. Lagay ka ng lagay. Ewan ko kasi ngayon, naaano ko doon sa kwento ko. Grabe mga sis. Ano pa man din itong mga huling araw dahil sa mga nangyayari. Iba yung kaba ko sa mga paparating na ganyan, na mga pangyayari. Dahil sobrang uncertain na mga panahon ngayon. Nangyayari din kay Dodi. Tapos ngayon sa akin. Kaibigan ni Jello yung na-stroke. Yung isang kaibigan namin nag-positive. Sobrang uncertain ang panahon ngayon. Tsaka yung mga ganitong nangyayari na wala ng break sa mga pelikula ko lang ko talaga ito nakikita. Ang dami, pero legit na parang feeling ko nakikita ko lang ito sa mga pinapanood ko na walang break. Parang hindi naman ganun yung reaction ko kanina kasi syempre ang tao may iba-iba na mga reaction sa mga pangyayari. Hindi naman ako ganun kanina. Buti talaga, kalmado pa ako sa mga panahon talaga na ganun. Kung hanggat kaya, talagang remain calm yung una kong masasabi. Kinakain ko yung cake na galing dun sa bahay namin. Alam nyo, okay-okay na ako na ganito kasi nakalma na ako, nakausap na namin si nainay. Actually, ayaw na muna akong pauwi ni inay. Doon na lang muna daw ako. Ipasundo na lang daw ako kay Jelloy. Ayaw akong paalisin ni inay kanina. Siyempre, kinabahan din yung bahay. Tapos ang sabi kanina, doon na lang daw kami tumira. Huwag na daw kami bumili ng bahay. Doon na lang daw kami sa bahay namin. Kasi kanina hindi ako napag-vlog. Pinaayos yung aircon ko. Pinalitan nila ng bago. Yung CR, may leak. Pinaayos nila doon sa room. Ganun naman talaga magulang hanggat kaya kanyang i-keep sa kanyang care ay ganun ang gagawin nila. I'll be ending this vlog guys. Sorry kung sobrang maikli na kasi sa din talaga ako sa mood na mag-vlog. Hindi ko nga dapat gagawin kanina pero naisip ko na nasimulan ko na rin kasi pero hindi ko talaga kayo mag-vlog na mahaba kayo. Napasensya na kayo. Maraming salamat sa panonood. Please keep safe and be with your family. See you on our next video. Bye-bye!